Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira inshallah. At natalakay natin nung nakaraan yung mga naunang mga nag-Muslim. At ngayon inshallah, siyempre, sa mga naunang ipinahayag sa Quran, kabilang dito yung mga aral may kinalaman sa akida, paraiso, impyerno, yun ang mga nauna talaga na ipinahayag sa Quran. Yung sala, naging obligado ang sala kailan? Al-Isra wal Mi'raj, pangilang taon yun? Ha? Pang 10 taon. Pero actually, bago pa man yung Al-Isra wal Mi'raj, nagsasagawa na ng sala ang mga Muslim. At meron na ring fasting noon. Ang fasting noon, unang una, yung Ashura, pina-fasting nila ng kumbaga, voluntaryo din yun, yung Ashura. Pero nung naisabatas ng Ramadan, pagkatapos ng Hijra, so yung Ramadan na ang obligadong fasting, pero nga nang nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga nag-aayuno din ng mga Hudyo sa Ashura, sa sinabi niya na mas karapat-dapat ang mga Muslim kay Musa alayhis salam. Sa pinag-aayunuhan na rin ng Ashura bilang sunna na pag-aayuno. Ngayon yung sala, so meron ng sala noon. Pero yun nga, merong ilang mahalagang detalye dito. Sinabi, wa min awaili ma nazala minal ahkami al-amru bis-sala. Kabilang sa mga kauna-unahan na ipinahayag sa mga utos o ahkam, mga pagsasabatas, ay ang pag-uutos tungkol sa sala. Sa sinabi ni Ibn Hajar rahimahullah, kana sallallahu alayhi wa sallama qabla al-Isra'i yusalli kat'an wa kadalika ashabuhu. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bago pa man ang al-Isra wal-Mi'raj, sila at ang kanyang mga kasama ay meron ng sala. Meron na silang sala. At sinasabi na ang sala na ito ay ang mga sala na kumbaga sa panahon natin ngayon, sala ng Fajr at sala ng Maghrib. Bago mag-sunrise at bago, o pagkatapos ng sunset. Bago mag-sunrise at pagkatapos ng sunset. Walakin ikhtalafa, hal furida shay'un qabla salawatil khamsi minas salawati amla. Pero may iba't ibang pananaw mga scholar, kung ang dalawang sala na ito ay obligado din ba? Katulad ng limang obligadong sala. So mayroong iba't ibang mga pananaw ang mga scholar. So may mga nagsasabi, fakila innal fard kanat salata qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. So mayroon din nagsasabi na obligado noon ang sala bago ang pagsikat ng araw at bago ang paglubog ng araw. So meron din naman nagsasabi ang sala bago lumubog ng araw. Pero may nagsasabi ang sala ay pagkatapos lumubog ng araw, parang Maghrib. So, ganyan nga, sinabi, iniwalat ni Al-Harith bin Abi Usama mula kay Ibnu Lahia, mausulan ang Zaid bin Haritha. So ito'y iniulat na mausul, ibig sabihin konektado kay Zaid bin Haritha. Ibig sabihin na nasaksihan nito ni Zaid bin Haritha. Sinabi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fi awwali ma uha ilayhi atahu Jibril. Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa mga panahon ng unang pagpapahayag sa kanya ay dumating sa kanya si Jibril. Fa'allamahu al-wudu'a
at itinuro sa kanya ni Jibril alayhis salam ang tungkol sa wudu. Itinuro sa kanya ni Jibril alayhis salam ang tungkol sa wudu. Ibig sabihin yung wudu, maaari natin itong maunawaan na kumbaga konektado na ito sa ilang mga gawain. Lalong-lalo na katulad sa pagbasa sa Quran. Kumbaga, tukoy na ang mga ahkam sa tahara. So, halimbawa dito, yung ang bagaman sinasabi ng ibang scholar, daif, yung kwento, doon sa pagmamuslim ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, di ba yung sa Omar series, yung kapatid niyang babae ayaw ipahawak sa kanya yung kopya ng Quran kasi kailangan muna niyang magwudu. So dito, mauunawaan natin na itinuro ni Jibril alayhis salam kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang wudu sa konteksto ng tahara. Okay, so ibig sabihin meron ng kalakip na ahkam, kalakip na mga panuntunan, batas ang wudu. Falamma faraga minal wudu akhadha ghurfatan min ma'in fanadaha biha farja. At pagkatapos ng kanyang wudu, sa kumuha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang dakot ng tubig at nilinis naman niya sa pamagitan nito ang kanyang maselang bahagi ng katawan. Pero siyempre ito ay ano, kumbaga ulitin natin, ito ay doon sa ano, sa mga unang bahagi ng Islam. At siyempre ang tashri, so maaring magkakaroon ng kumbaga pagbabago sa pagsasabatas. Maaring sa mga dalil ay merong mansukh at merong nasikh. Mansukh ibig sabihin abrogated at nasikh yung pumapalit doon sa kung anumang batas na abrogated. So, siyempre yung dito, alam naman natin na ang isinabatas ngayon sa atin, yung paghuhugas ng maselang bahagi ng katawan, pagkatapos umihi o dumumi, at gayon din kasama ng gusol. Pero yung wudu, wudu lang talaga, yung katulad ng nalalaman natin ngayon. Pero itong naiulat dito na nagwudu si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ito hinugasan niya yung kanyang maselang bahagi ng katawan. Naunawaan natin ito syempre na hindi na ito ang ginagawa natin ngayon. Na isa batas ng wudu sa kung anong paraan natin ng pagwudu ngayon. At iniulat ni Ibn Majah, sinabi niya tungkol dito, na may kinalaman dito, mula kay Al-Bara bin Azib at mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma o radiyallahu anhum. Wa fi hadith Ibn Abbas, iniulat mula kay Ibn Abbas, wa kana dalika awwal al-farida. Na yun daw ang kauna-unahang obligasyon. O kaya, maunawaan natin kabilang sa mga naunang mga inobliga. Yung wudu. Yung wudu. At binanggit ni Ibn Hisham, makadakara Ibn Hisham ng Nabiya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu, kanu idha hadarat is-sala fi shi'abi fastaghfu bi salatihim min qaumihim. Naiulat din mula kay Ibn Hisham na kapag dumating na raw ang oras ng sala, ang kanyang mga kasama, siyempre kasama si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at ang kanyang mga kasama, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at ang kanyang mga kasama, ay nagpupunta sila doon sa mga bundok at doon sila nagsasala. So hindi sila nagpapakita, nagtatago sila mula sa Quraysh upang gawin ang kanilang sala. So nandun din yun, di ba, sa Omar series, yung inabutan sila ni Abu Sufyan. So doon sila sa bundok nagsasala. At iniulat ni Ali bin Abi Talib, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, nakita daw ni
Abu Talib, si Abu Talib pala. Nakita raw ni Abu Talib minsan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Abu Talib an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa aliyan yusalliyani marratan. Nakita raw ni Abu Talib si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Ali na magkasama at silang dalawa ay nagsasala. Fakallamahuma fi dalik, at kinausap niya silang dalawa tungkol dito. Anong ginagawa nila? Walamma arafa jaliyatul amr amarahuma bithabat, at nang nalaman niya ang tungkol sa sala, syempre pinaliwanag sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalaman niya yung kahalagahan nito. Ang sinabi pa nga sa kanila ni Abu Talib, hindi sila pinagbawalin ni Abu Talib, bagkus sinabi pa nga sa kanila ni Abu Talib na ipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa at magpakatatag dito. Si Abu Talib, sa umpisa pa lang ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay sumusuporta na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka hiya al-ibadatu allati amara bihal mu'minun. Umira bihal mu'minun. Ito mga pagsamba na iniutos sa mga mananampalataya sa panahon na yon. Tahara at sala. Kaya nga, sa mga pinag-aaralan, matapos natin pag-aralan ng akida, sa dapat nating sunod na pag-aaralan, yung tahara at yung sala. Hindi da'wa, hindi jihad, hindi kung ano-ano. Okay? Anong gagawin mo sa da'wa? Kung hindi ka marunong magwudu, hindi ka marunong mag-recite ng Fatiha. Anong gagawin mo sa jihad? Hindi mo alam kung anong pinagkaiba ng mga bagay-bagay sa tahara. Bilang halimbawa, hindi mo alam pinagkaiba ng hadath akbar at hadath asgar, hindi mo alam ang pinagkaiba ng hadath sa najasa, hindi mo alam ang pinagkaiba ng najis fi dhatihi at yung mutanajis. O paano ka magjijihad sa ganung kalagayan? So unahin yung tahara at sala. Pagkatapos ng akida, pagkatapos ng tauhid mapag-aralan, unahin ng tahara at sala. At para sa mga Muslim, yun nga, may kita natin ang mabuting halimbawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang sa ugali. Hindi lang sa ugali. Higit sa lahat sa akida at sa fiqh. Okay? Hindi lang natin siya susundan, hindi lang natin susundan ang sunnah sa ugali. Yan ang inaangkin palagi ng mga nagbabanal-banalan na mga ligaw na sekta. Asyaira, Tablig, Sufi. Sinasabi nila, sinusunod daw nilang sunnah sa kung ano ang kabanalan. Anong kabanalan yung pinagsasabi nila? Kung hindi nga nila tinutupad, kung paano ba isinabuhay ni na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam sa kung anong pinakamahalaga rito. Na malalaman natin ang pinakamahalaga sa Islam. Siyempre, unang itinuro, isinabatas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tahara at sala. Okay? Nauna pa 'yon sa lahat. Yung da'wa, saka na lang nagkaroon ng da'wa na malawakan. Oo, merong da'wa sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero 'yun ay da'wa na limitado lamang sa matatalino, sa mapagkakatiwalaan, sa mga malalapit sa kanila. Pero yung da'wa na pupunta ka sa malayo, wala nang ganun eh. Huli na yun na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin nila, paglalakbay sa landas ni Allah para raw magda'wa. Unahin mo yung pamilya mo. Unahin mo yung kapitbahay mo. Unahin mo yung bayan mo bago ka magpunta dun sa malayo. Tapos, sa Facebook, magdadrama ka pa. Kailangan mo ng panggasolina para sa motor mo kasi iikot ka ng buong Pilipinas magdawa. Tapos pag hindi ka makalikom ng pera, magtatampo ka. Ito lang nakolekta ko, 1,000. Kailangan ko 50,000. Walang tumulong. Ano ka gago? Ano kasi diswerte? Ano eh, yung pagiging huwaran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang sa ugali o kung ano lang yung namimili lang kasi yung tao, yun ang problema eh. Namimili lang sila kung ano yung
gusto nilang gawing kahulugan ng sunnah. Bawat doon sa ayah, lakad ka na lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Matatagpuan ninyo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magandang halimbawa. So iniisip nila, kumaga, mamimili lang sila kung ano yung gusto nilang gayahin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi, gagayahin natin lahat. Ultimo itong ano, kung ano yung una nilang pinahalagahan sa kanilang panahon doon sa Makkah, eh, ganun din tayo, inshallah. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan na may sasaayos natin ang ating relihiyon, liban na lamang natahakin natin ang landas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba. Ma yugayiru akhir hadihil umma illa ma gayyara awwalaha. Walang anumang babago sa dulong bahagi ng umma na ito, liban na lamang sa kung ano ang bumago sa naunang bahagi nito. So ano ba yung bumago sa mga Arabo? Mga Arabo na kumakain ng patay na hayop, mga Arabo na naglilibing sa kanilang mga anak na babae, inililibing nila ng buhay yung anak nilang babae na ayaw nila, hindi nila matanggap. Mga Arabo na makikipagpatayan para lang sa maliit na bagay. Mga Arabo na laganap sa kanila yung pangangalunya, bisyo at kung ano-ano pa, shirk lalong-lalo na. Ano yung bumago sa kanila? Ang tamang Islam. Kumbaga, hindi yung Islam lang na ano, wala lang, pabanal. Yung kung ano-ano lang na ano, no, naisip nilang kabanalan. Hindi. Ang tunay na pagpapatupad ng Islam. Yun ang bumago sa kanila. At yun din ang babago sa atin, inshallah. So nga, ito yung naunang mga isinabatas. Wala to arafu lahum ibadat wa awamir wa nawahi na wa nawahin ukhra gaira ma yataallaku bis sala. At wala nang iba pang mga itinuro sa kanila o ipinahayag sa kanila. Ibig sabihin, isinabatas, liban na lang sa anumang bagay na may kinalaman sa sala. Kasama na nga rito yung wudu, di ba, yung tahara, na siyang obligasyon o kondisyon ng sala. Wa inama kana alwahi yubayyinu lahum jawanibu syatta minat tawhid. At ganyan din siyempre, ang mga wahi ay nagpapabatid sa kanila ng iba't ibang mga aspeto ng tawhid. Wa yuraggibuhum fi tazkiyatin nufus. At siyempre, nag-utos sa kanila na dalisayin nila ang kanilang mga sarili. وَيَهُثُّهُمْ عَلَى مَقَارِمِ الْأَخْلَاقِ. At yung mga naunang mga ipinahayag, siyempre, ay nag-utos ng mabuting asal. Ng mabuting asal. Pero siyempre, itong mabuting asal na ito, mabuting asal na gagawin natin ang kung ano marapat na gawin sa tamang lugar, sa tamang panahon, o sa tamang tao. Yung karapat-dapat na pakitaan ng kumbaga mabuting asal. At syempre, kung bastos, eh, hindi ka na inoobliga ng Islam na kumbaga magpapaapi dun sa tao na yun. Ito yung ano. Ito yung kailangan din nating malinaw. Kumbaga yung mga tao, kasi hindi nga sila ano eh. Ang nakainis, may sarili isang version ng kabanalan. At kapag meron silang nakita sa iyo, may ginawa ka na hindi nila gusto, hindi na nila titingnan ng dalil, sasabihin na lang nila agad mali ka. Okay? Bawa niyan, may post ako. Sabi ko, si Diwata mukhang maligno. Ang daming matarantado, galit na galit eh. Gumamit pa ng ayah sa Quran, yung sa Surah 13. Sabi nila, ba't mo pipintasan si Diwata, inilikhaya ni Allah? Eh, no, ngayon. Ba't wala bang nilikha si Allah na pangit? Tsaka hindi yung dalil para doon. Hindi yung dalil para doon. Tsaka ako, hindi ko siya pinipintasan dahil pangit siya. Naging pinipintasan ko siya dahil ginawa niyang kapintas-pintas yung sarili niya. Kung di naman siya gumawa ng kagaguhan, hindi ko naman siya papansinin. Wala rin akong pakialam sa kanya. Ngayon sasabihin nila, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw hindi namimintas. Paano niyo nasabing hindi siya namintas kahit kailan? Paano nila nasabi? Wala silang dalil. Nanguhula lang sila, inuunahan na nila na ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samantalang hindi naman nila pinag-aralan.
ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng Ghazwatul Khandaq, galit na galit siya sa Quraida. Okay? At nagsalita siya ng mga salita na may ituturing ng mura sa mga Arabo, mga anak ng unggoy at kung ano-ano pang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa Quraida. Doon sa Kaaba, nadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Quraysh, sina Abu Jahal. Sinabi niya, napakasama ng pagmumukha ng mga taong ito. Oh. Tapos sasabihin niyo bawal pintasan si Diwata. Hindi na lang 'yan eh, kumbaga wala. Minsan yung tao naghahanap na lang ng ano 'yan eh, ng magiging dahilan para umepal o para apakan ka o para pintasan ka. Kasi naalala ko yung ibang mga tao doon eh, nag-comment ng masama doon sa post ko. Eh. Sila rin yung pumuri sa Iran eh. Sila rin yung pumuri sa Iran. Tapos nag-post ako ng laban sa kanila. Ngayon, gumaganti sila. Na itong mga taong ito, hindi matututo talaga yung mga yan kahit kailan eh. Kasi kapag sila napapagalitan, kapag sila na tutuwid o nababanggit yung kanilang pagkakamali, sa halip na nagpapakumbaba sila at itatama yung sarili nila, gumaganti sila. Eh, hindi talaga matututo yung ganyang mga tao. Baka sabihin mo, mali yan. Tapos nasagot nila sa'yo, ikaw nga eh. Ganun agad, meron silang panabla. May panabla kagad sila sa iyo. Ang ginawa ko noon, hindi na ako sumasagot sa comment, binubura ko na lang. Ganun ang ginagawa ko, hindi na ako sumasagot sa ano, yung masamang comment sa mga post ko, binubura ko na lang. Kasi sayang yung anong oras. Tsaka alam ko, mas nakakabwisit yun sa kanila eh. Kasi naghihintay yun talaga sila ng ano eh, ng reply sa'yo. Eh kung buburahin mo yung comment nila, hindi makakatulog lalo yun. Mas, yun ang pinakamatinding ano, kumbaga sagot sa kanila. Eh, hindi yung ano, hindi yung sasagutin mo pa sila ng salita. Sayang oras. Diburahin mo na lang, mas nakakabwisit pa para sa kanila. So ito yung mga dumating, kasama yung mga mabuting asal. Okay? Siyempre, yung mabuting asal nga, meron itong kalalagyan. Meron itong kalalagyan. Yung malumanay na pananalita, meron niyang kalalagyan. Pero may kalalagyan din ang galit. Okay? Sisasabihin na naman ng mga banal-banalan, o huwag kang magagalit. Hindi ah. Yung payo na yon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa sahaba, palagi ko ito nababanggit. Yung sinabi ng sahaba, o sini, payuhan mo ko. O sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tagdab. Kasi yung tao na yun magagalitin. Yung tao kasi na yun magagalitin. Samantalang merong ibang tao, nagpunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang hingi uli ng payo, ang sabi niya, kul amantu billah thummastaqim. Sabi mo, nananampalataya ako kay Allah at maging matuwid ka. Magpakamatuwid ka. Yun ang payo sa kanya. Para maging matuwid siya sa pananampalataya. Okay? Iba-iba ang payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depende sa kung sino ang nagtatanong. Okay? Yung hadith na yun na la tagdab, hindi yun ibig sabihin na bawal magalit. Kasi kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagagalit. Okay? Si Wahshi na nakapatay kay Hamza. Oh, hindi niya kinausap yun kahit kailan. Niharapin siya, hindi. Yung tatlong nagpaiwan doon sa Tabuk, hindi niya yung kinausap ng ilang buwan. Tapos sasabihin niyo, bawal magalit. Nung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung isang sahaba na may suot na anting-anting, na mulay mukha niya, hindi yun nagalit? So yung tao, gusto nilang paniwalaan lang yung gusto nilang paniwalaan. At madalas yung ano eh, yung gumagamit, nagbibigay ng interpretasyon doon sa hadith na yun na bawal magalit, yung mga walang hiya yun eh. Kasi ayaw nilang magagalit ka sa kanya. Gusto nila pag nanggagago sila, hindi tayo magagalit. Pag nanggagago sila, okay lang. Pag nanggagago sila, nakangiti lang tayo. Pagbibigyan lang natin sila, hindi pwede. Hindi pwedeng ganun. May tamang lugar yung pagiging malumanay, may tamang lugar yung mga bagay-bagay. Siyempre, may tama ring lugar para magalit. Okay? Hindi ano, hindi porke nagagalit yung tao, masamang tao na. Eh baka naman ginalit naman talaga. Okay? So hindi ano, hindi lahat ng galit ay masama. At hindi palagi tayong kumbaga magpapakita nung ano,
nung kabaitan ayon sa kung ano yung interpretasyon ng mga nagbabanal-banalan. Kasi nga, kabilang sa mga isinabatas doon, yun nga yung mabuting asal. وَيَسِفُوا لَهُمْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ كَأَنَّهَا رَأْيَعَيْنُ. At inilarawan sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso at impyerno na parabang nakikita nila ito mismo sa kanilang harapan. Detalyado. وَيَعِدُهُمْ بِمَوَائِدٍ baliga, تَشْرَحُ الصُّدُورِ وَتُغَدَّ الْأَرْوَحِ. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangaral sa kanila ng mga pangaral na nagpapaluwag sa kanilang mga puso, sa kanilang mga dibdib, at bumubusog sa kanilang mga kaluluwa. Sa mga pangaral na, kumbaga, nagpapatatag sa kanilang pananampalataya. Watahdu bihim ila jawin akhar, gayra alladhi kana fihi al-mujtama'ul bashari anidan. Anidak. At yung mga pangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay kumbaga sa pamagitan ng mga pangaral na yun, kumbaga nararanasan nila, natututunan nila ang mga bagay na hindi nila natututunan o nararanasan doon sa kanilang lipunan ng mga Arabo, ng mga kufar, ng mga musyrikin, at syempre taliwas ang kanilang values doon sa values ng mga Muslim. Alhamdulillah. Wahakada marrat thalathatu a'wam. At sa ganitong mga bagay, lumipas ang unang tatlong taon ng da'wa. Sa ganitong bagay, lumipas ang unang tatlong taon ng da'wa hanggang sa matuklasan na nga ng mga Muslim, hanggang sa matuklasan ng Quraysh ang kumbaga yung pag-iral ng mga Muslim at naging hayagan na ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya namang matatalakay natin next week, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.